So, magandang araw sa lahat. Alam niyo ba kung anong lulutuin ko ngayon? Hindi tayo magbe-bake ngayon or hindi tayo mag-icing. Dahil ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng pansit canton na may gulay. At guys, hindi lang pala ito basta pansit canton. Pwede nating mas pasarapin ang ating pansit canton. Pwede talaga siyang iulam, guys. So, ayan. First of all, syempre, lalambutin muna natin yung ating noodles. Tapos, halimbawang kumulo na siya at lumambot na siya, aalisin na natin, hahanguin na natin at mag-gisa na rin tayo ng ating bawang at sibuyas. Kung dun sa unang video ko, hindi ko na samahan ng sibuyas, hindi ko na nakuhanan pala, nakalimutan ko na guys. So, eto dito, makikita nyo naman dito kung ano yung mga pinaglalagay ko. Pwede pala natin gawin to sa ating simpleng pansit canton guys, na mas lalo pa siyang sumarap kasi nilalagyan natin siya ng mga gulay. So, ayan, nag-isa na ako dyan. And then, yung mga gulay ko pala na to guys, nabili ko lang ko siya sa Pure Gold. So, slice na siya. Hindi ka muna kailangan bumili pa ng repolyo, carrot, ang mga kung ano-ano pa dyan. Kasi, meron namang slice na doon. Meron ng ready na ano doon sa ano. Kahit siguro saan naman mga grocery store na may mga gulay-gulay na tinitinda, meron naman talaga kasi. At syempre, palalambutin lang natin to. At syaka, ito pa pala guys, kasi yung ano natin, yung mga pang sangkap dun sa pansit canton, hindi naman enough yun para sumarap yung ating pansit canton na may gulay, ang ating mga niluluto na to. Hindi talaga siya sakto dun sa timpla na yan. Kaya, kayo na ang bahala kung paano nyo dagdagan ang mga ano nyo, na saktong-sakto sa panlasa nyo. Ganun lang ang gawin nyo. Kasi ako, ginawa ko, nilagyan ko pa siya ng toyo, nilagyan ko pa siya ng dagdag asin, at saka betchin, then, naglagay din ako ng mga siguro isang kutsarang brown sugar para mas lalong sumarap. Kasi mahilig ako sa mga ano guys, sa medyo matamis, kaya ayun. Pero hindi naman ganun katamis, kumbaga binalance ko lang yung alat at saka tamis. Sigurado, promise talaga sa inyo, magugustuhan nyo to kung halimbawang gawin nyo rin ito. Kaya ano pang inaantay nyo, gawin nyo na, itry nyo na para masubukan nyo kung gaano kasarap ang ating simpleng pansit canton na mas lalo pang pinasarap dahil dinagdagan natin ng mga gulay. Pwede na siyang ulam guys, good for 5 person na siya talaga, promise, kasi dumadami siya eh. Depende na lang din ha kung sa kain nyo. Basta sa amin kasi umabot siya ng 5 tao. 5 tao ang nakakain ito guys. Kaya sana tapusin nyo ang video ito para malaman nyo kung ano talaga at kung ano pa ang mga kailangan gawin. Thank you for watching guys. Bye bye!
stop. Wait lang, papahinga lang ako. Yun na nga, kasi tuloy. Ako na mag-i-explain. Ah, sige, ikaw lang. Isasabay na lang daw sa isang sinaing kasi nangag na yung iba. Tama ba? Halo tayo kagad sa basta message, ah. Ano ba? Sabi ko, kasi di ba nagsalang na si Tito? Eh, after kasi nang nagsalang ng sinangag. Yung isang kanin niya na isang kaldera, bago sa sinangag niya. Magbunuguli ng sinain, sasabay na doon yung... Nang galing siya, di ba? Manapamalingkin na agad sa tinorma, ah.